morning mga ka-chills. Another day, another life. Siyempre pa. Ayan. So, kung bago ka pa lang dito sa YouTube channel ko, please like, comment, and subscribe ka na pa. Pati sa aking Facebook at account ko. Ayan. Balik tayo sa ating usapan. Usapang diskarte sa buhay. Ayan. Tara. Samahan niyo ako. Ito to, yan. So, yun. Paano nga ba dumiskarte sa buhay? Siyempre, unang-una sa tamang paraan. Siyempre, sa magandang pamamaraan. Diba? Paano masabi? Yun yung mga bagay na pag-uusapan natin ngayon. Kung paano ka ba dumiskarte sa buhay? Why are you? At kung meron ka mang marami pang nalalaman, pwede ka din mag-share sa atin. Comment mo lang dyan sa baba. Dito to, yan. No, mga ka-chills. Ayun, so umpisa na natin. Number one, paano nga ba mag-uumpisa ang dumiskarte sa magandang paraan sa buhay mo para umasenso ka? Ayan, yun pala yung tamang term. What? So, yun. Siyempre, para sa akin to, comment ko to. Kayo ngayon, mag-comment kayo sa baba kung ano yung mga suggest nyo or mga pwede nyo pa idagdag sa akin. Diba mga cheers? Yan. Yun, number one. Umpisahan mo sa sarili mo. Paano? Siyempre, sa pang-araw-araw mo, kung nanood ka ng video ko ng usapang cheers, pwede mo yung maging gabay mga cheers para maumpisahan mo ang pag-asenso mo kung paano dumiskarte sa buhay. Una, para sa akin ha, una, kailangan mo munang i-encourage ang sarili mo. Mag-umpisa kasi yan lagi sa sarili mo, ka-chills. Kasi kung hindi mo umpisa sa sarili mo, malamang sa malamang, lagi ka lang magiging palpak yung mga plano mo, yung mga diskarte mo, magiging mali. Minsan, nadidisgrasya, imbis na diskarte, nadidisgrasya. Diba? Ito to, yan. Yun, so, check mo muna yung sarili mo. Kasi, yan. Kasi, paano ba maging, paano ba i-check yung sarili? Paano ba mag-umpisa niyan? Ganito yan. Kailangan mong hanapin yung mga bagay na gusto mong gawin. Diba? Paano masabi? Yun. Kailangan mong ma-discover yan. Paano? Ikaw din sa sarili mo, ma-discover mo yan. Kung ba, magaling ka sa mga ganitong bagay, huwag na sa pag-aano, sa pag-aalik. Paano masabi? Diba? Oo. Oh. Diba, magaling ka sa ganito, magaling ka sa ganyan. Ikaw pala ay future, artista. Huwag na lang artista. Yung ngayon, trending ngayon. Future kagaya namin. Future kagaya ko na vlog-vlog kahit wala namang kahit wala namang katuturan yung binablog, di ba? May ganun, mga ganun. Kumbaga, share your thoughts. Di ba? Ngayon, sa kagaya mo, di ba? Magaling ka sa ganitong bagay. Di ba? Magaling ka sa pagluluto. Yun, pagigihan mo sa pagluluto. Diba? Yun lang yun. Diba? Magaling ka sa pagtuturo. Yung pagigihan mo sa pagtuturo. Hanggang sa makamit mo yung tagumpay. Yun yung number one na diskarte sa buhay. Mag-uumpisa yan sa'yo, sarili mo. Diba? Kasi, dalawa yan eh. Dalawa yan ang diskarte sa buhay na mag-uumpis sarili mo. Una, number one, kung ikaw ay didiskarte sa pataas, uunlad ka, patingin mong go-grow ka, lalago ka doon, go! Tapos meron din naman number two na talagang diskarteng, alam mo yun, goods na siya doon sa ganong lagay. Okay lang naman yun, hindi naman tayo nag-ano lang yung mga ginagawa natin. Ang akin lang is, sinashare ko lang mga kids kung paano dumiskarte at paano pang palaguin ang buhay mo. Diba? Kasi meron namang mga tao na okay na sila, content na sila sa ganung buhay. Diba? May mga ganun yan. Ikaw, baka ikaw, magaya mo.
Di ba? Contento ka sa buhay mo. Okay lang yan. Wala ka tayong problema dyan. At least, meron nga silang katwiran. Kagaya ko. Ako, hindi naman ako ganun kayaman. Kagaya nila mga mayayaman na ngayon, di ba? Kagaya ko. Meron time na contento ko, pero mas more on, naghahanap pa ako ng kulang. Na gusto kong i-achieve. Ganun. Siguro ikaw naman, nangangarap ka din. Dati, nung bata, nangarap ka din. Parang ganun. Tapos number two, kung na-discover mo na yun, yun nga, palaguin mo. Kapag nandun ka sa stage na medyo nakakaangat ka na, nakita ka na, na-grow ka na, huwag na huwag mong kakalimutan ka, Chills. Yung mga tao, at saka yung mga pamilya mo, na nasa likod mo, sumusuporta. Ang mga tao mo sumusuporta, simula nag-umpisa ka, kung ano lang ginagawa mo, sinusuportahan ka nila. Ganun, huwag na huwag mong kakalimutan sila. Eh, kung hindi dahil sa kanila din, yan. Hindi ka lalago, hindi ka makikilala, or hindi ka makikilala ng ibang mga kumpanya, kung hindi dahil sa kanila. At kung hindi naman, kung hindi din naman, pasasalamat, laging i-re-recall mo sarili mo na dahil mo din. Dahil nag-umpisa ka dun sa number one na sinabi ko sa'yo. Diba? Ganun yun. At syempre, laging gabay ng Diyos. Yan. Dahil magpasalamat ka sa Diyos. Hindi lang kapag hihingi ka ng mga bagay na kailangan mo. Huwag ganun, ka-chills ha. Yun. Laging magpasalamat kahit walang hinihingi. Kahit ito ay napakadami mo ng blessings. Yan. Sa pagiging madiskarte mo. Patuloy ka pa rin magpasalamat sa kanya kung makakalimutan siya. Kasi, siya ang nagbibigay ng yun. Siya ang nagbibigay ng mga blessings na yan. Na syempre, sa mga matatanda natin, nasa Diyos ang awa, nasa tawang gawa. Ibig sabihin, kailangan mong gawin. Diba? Kasi doon yung blessings sa'yo. Basta gawin mo lang ng gawin. Grind lang ng grind, kasi yun. Diba? Tsaka, yun, number three. Kapag, di ba kanina, yung number two, nasa middle stage ka na. Syempre, nakita ka na. At syempre, minsan, doon sa number two yun, huwag na huwag mong yun nga, sabi ko sa inyo, huwag na huwag mong kakalimutan yung mga sumusuport ko sa inyo, yung pamilya mo, mga kaibigan mo, tropa mo, kapartado mo, mga ganyan, lahat na sumusuporta sa iyo, at patuloy na patuloy kang sinusuportahan, kung nasa saan ka man yun, yun, lagi mo silang kamustahin, ayan, syempre pa, lagi mo silang puntahan, or i-jamming, ganun, kung may time ka, at dapat may time ka, syempre. Huwag yung lagi ka na lang nakafocus sa mga sa pagiging discarte mo, sa pag-ano mo sa buhay, sa pag-angat mo sa buhay. Kasi dito naman sa yan nga, mamaya sasabihin ko sa'yo kung bakit. So yun, yun yung number two. Ito number three. Kapag nandun ka na sa tagumpay mo, syempre, ano ka na yan? Goods ka na. Or yung iba nga, minsan kapag nandun na sa kanilang mga goals, hindi pa rin contento eh. Diba? May hinahanap pa rin sila, parang may kulang pa rin. Ganun yun. Keep digging more. Diba? Kaya, sample ko na, si Idol ko. Kagaya ngayon yan. May anak na siya, may baby na siya, single lahat, ganun. Alam niyo yun, grind ng grind siya, lalo na ngayon, syempre, may baby na sila eh. Ganun yun, parang kahit nandun ka na sa point na na-reach mo na lahat, huwag ka pa rin titigil. Kasi nasimulan mo na yan, tuloy-tuloy mo lang. Para yung makina, kapag hindi mo nilangin siya, or hindi mo ginagamit, para yung patche, pag hindi mo ginagamit, wala. May stock lang yan. So, halimbawa, nandun ka na sa dulo, tapos suminto ka na. Kaya, nagpasarap ka na sa buhay. Pero alam mo yun, mawawala din agad yan, mabilis din mawala yan.
mabilis yung mawala yung tagumpay mo kapag luto ka agad. Dire-diretso lang, ka-cheers. Yun lang kung meron ka mang... Yun lang yung usapan natin ngayon. At kung meron ka mang bagay na nais mong idagdag dito sa usapan natin, feel free, mag-comment ka lang dyan, ka-cheers. Yun lang.